Today, pag-usapan po natin ang pagkuha po ng license dito sa UAE or dito sa Dubai. So, paano nga po ba ako nakakuha ng driving license dito? Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa akin channel, magsubscribe na po kayo, Chassis Life Dubai. At pakiclick na rin ang notification bell button para po lagi po kayo ma-update kung sakali pong may bago akong upload na video. So today, pag-usapan po natin ang pagkuha po ng license dito sa UAE or dito sa Dubai. So paano nga po ba ako nakakuha ng driving license dito? Awa naman po ng Diyos ay nakakuha ko ng chance na makakuha dito sa UAE ng driving license, which is 40 class, dahil zero knowledge po ako. Wala po akong alam sa pagdodrive dahil wala po kami kahit anong sasakyan. So, yun. Since 2015, so nagkaroon po ako ng chance na magkaroon ng driving license, which is sagot po ng company. Ayun, first step po na pagkuha ng license. Siyempre, maghahanap kayo ng school. Magse-search kayo kung ano yung mga comment, kung syempre tatanungin nyo yung mga friends nyo kung saan sila nag-apply na school, kasi marami din akong friends na may driving license. So tinanong ko sila kung saan maganda mag-apply ng driving license. So marami po kasi mga iba-ibang school dito, may Belhasa, may Emirates, iba-iba po, sobrang daming school po dito ng para matuto ka mag-drive. Maraming school ng mga driving school dito. So yun, dahil per class ang bayad. So minsan naman merong depende, may mga ano sila, may mga promo kung magkano yung mauubos mo hanggang kahit bumagsak ka, parang ganun. So almost gagastos ka ng nasa 90, 80k ganun, kasi ako 120 yung nagastos dahil lagi akong bagsak. Actually, dahil mahigpit yung RTA na napatapat sa akin na police. So yun, kaya bumagsak ako ng 3 times. So actually 2 times, yung pang 3, yun ay pumasa na ako, awa ng Diyos. So yun. So ano ako nakapagsimulang mag-aral ng driving license? Unang-una, i-check nila kung ano yung pre-schedule mo. Syempre at the same time, ikaw yung magsasabi ng pre mo. Kasi ang class nila is, every class is 4 class. Yun ay 2 hours. Bali, ang ano, 4 class, I mean, is 30 minutes, so 2 hours, yeah. 2 hours, so per class is 30 minutes. So, ang bayad ko nun is per class. So, yun, pwede ka naman din mag-advance. Unang-una sa computer muna, then after, tuturo na sa'yo kung paano mag-parking, paano to, ano yun, ano yung mga kailangan mong malaman, magusod na mga upuan, etc. So, yun po, ganun. So, yun ang nangyari sa akin, yung ako ay nag-apply ng driving license. Actually, sa Belhasa driving license ako, and I'm happy na sobrang naturoan nila ako. Mababait ang teacher, mababait ng police. Yun. Dahil nga, no, zero knowledge ako, so yun, medyo marami ako mga error. But error is good dahil natuto ako. Diba sabi nga, pagka lagi tayo nagkakamali, doon tayo natututo. Kasi wala namang perfectong tao. So, yun. Meron po kanya-kanyang kategory ang pagkuha po ng driving license dito sa Dubai. So, pag po meron na kayong license, then more than 5 years, so, pwede po kayong kumuha ng 20 class. So, depende po kung magkano po yung fees. Kasi iba-iba po yung fees ng school. So, pagka po ganun, may 20 class, then pag po yata wala pang 5 years, so may 30 class, so ganun po. Then pag po naman wala kayong license and zero knowledge, which is marunong kayo mag-drive pero wala kayong license, yun po ay 40 class. Time na nag-aral po ako dito, yun po ay nasa I think 45 dirham po. So ngayon po ay sobrang mahal. Kung kahirap at sobrang mahal na kumuha po ng license dito sa Dubai. So yun. So ako po is 40 class. So, bali natapos ko po ang class ko within 4 months kasi every week is 2 times lang ako nagkaklase. Then, mga kamami, sa aking mga kababayan dyan, lagi po akong bagsak sa parking, sa RTA. Kasi po, ang pinaka last po na test is RTA police, which is police po na RTA dito sa Dubai. Then, i-check ka lang, like, ilang minutes lang, like 4 kayong tao sa loob, then i-check kung marunong ka na, ganyan.
Then, iyon na yung pinakalas kung mabibigyan ka ng license, which is pag bumagsak ka, babalik ka sa class ng another 8 class or depende sa kanila. So, bali na gastos po nun is 120K sa peso. 10 years naman po siya. Kaya lang, syempre, hindi ganun kadali. Kasi, lalo na po sa kagaya ko dahil wala naman po akong experience sa pagdadrive. Dahil sa Pilipinas, na motor, hindi po ako marunong. Pero bisikleta is the best po ako dyan dahil bikers po ako. So, yun po. Ganun po ang pagkuha ng driving license dito. Siyempre po, mas okay na rin po nabibigyan ko kayo ng tip para in case na yung mga nandito sa UAE or mga pupunta dito sa UAE na galing sa iba ding Middle East. So, magkakaroon po sila ng idea. Kasi hindi porkit meron ka ng license, pagdating mo dito, pwede ka na lang, nabasta-basta ka na lang. So, hindi po ganun. So, depende po yung sa kanila. Dapat po may lisensya ka. Middle East, I think, okay dito mag-drive kung ang license mo. Pero kung ang license nyo po ay dyan lang po sa Pilipinas sa atin, so, malabo po kayong mag-drive dito dahil sobrang delikado at bawal po yun. Pwede po kayong maikulong, pwede po kayong ma-deport or kung ano-ano pa po. So, gano'n. So, yun po, meron na, bali po ngayon ang driving license ko is 15. So, almost 5 years. More than. So, yun po. Na karoon ako ng driving license, which is automatic lang po siya. Kasi by category siya, may manual, may automatic, may motor, may truck, something like that. Pero dahil lang kaya ko lang naman po yung automatic, dahil more na sasakyan po dito sa UAE is automatic. So, doon po ako sa kaya ko lang. Ko kahit po doon sa parking, grabe, hindi po ako makapagpatuwid kahit sa paralel, bagsak ako ng bagsak, bayad ko ng bayad yung amo ko. So nagpapasalamat ako sa boss ko dati, natulungan ako na bigyan ng chance na mabigyan ng license. Dahil po mga kamami, dito sa Dubai is napakahalaga pong magkaroon ng lisensya. So kung wala kang knowledge sa ibang bagay at marunong ka mag-drive, mabubuhay ka po dito. Kasi sa hirap po ngayon dahil sa pandemic, talagang kailangan may lisensya ka. Minsan nga nag-hiring sila kahit di naman mag-drive, kailangan with DL pa rin. So yon, at least nabigyan ko kayo ng idea. So hindi naman po ako professional na driver, pero siguro po dito sa Dubai dahil mga driver po dito is sobrang aral sila, kumbaga hindi gaya sa atin na basta nalang titigil, walang signal. So dito po is sobrang higpit sa pagda-drive. And kahit na iwanan mo ngayon ng car mo, then hindi ka nakapagbayad ng lot parking. So may fine ka ng nasa 4,000 sa peso. So sa atin kahit saan ka mag-park, walang problema, walang bayad. Dito kahit mabilis yung takbo mo, kung 80 speed ka, then nag 100 plus ka, then fine ka na ng nasa 10,000. So ganun pong kahigpit. So kaya para sa akin, sobrang natuto ako mag-drive dito dahil sobrang safe. Pero nasa sa inyo naman yung kung paano kayo mag-drive. So yun po. Sana po nabigyan ko kayo ng idea kung paano po kumuha ng driver license dito sa UAE. Sana nabigyan ko po kayo ng idea at sana po sa nagtatanong po sa akin, salamat po. Ayan, nasagot ko na kung ano po yung mga nakuha ko o na-achieve ko dito. Yung po ang pinakamahalaga kong na-achieve dito, yung magkaroon ng driving license. Maraming salamat po at syempre po sa mga nanonood po na hindi pa po nagsasubscribe, magsubscribe na po kayo. At syempre, i-bell nyo rin po ang notification para po pa-update kayo kung sakali pong may upload ako.